What's up mga kaibigan? So, nasa panibagong video na naman tayo. So, dahil na-extend na naman ang community quarantine natin hanggang katapusan ng Abril, dito lang muna tayo guys. Kasi guys, kung tutuusin, kung pag natapos tong quarantine na to, mas mahirap lumabas. Kasi nga, lalabas na kahit anong oras. So, mas nakakatakot yun guys. So, stay safe pa rin tayo. So, kailangan pa rin natin ng safety pag tapos ng ating quarantine. So anyway guys, no, yung motor ko ayan, sira-sira na yung switch at napalit tayo ng brake lever ng Nissin. So yung Nissin na yun ay wala namang switch ng tail light natin. So nagkataon naman na wala tayong switch dito sa foot peg natin. So kailangan na natin maglagay nito. Ang disadvantage kasi guys ng rear set natin na modify, pag itong switch na to guys, ito yung ginamit natin. Ang dating pesto nito nakaganito, ganyan ang stock nyan guys. Kapag naulanan siya, so hindi papasukin ng tubig, hindi siya papasukin ng tubig. At saka na kung napansin nyo, nasa loob to. Tapos yung rear set natin nakaganito, ganito yung pesto nyan, nasa ilalim. So that time guys, nung nag-rear set ako, doon na nasira yung switch ko. So ngayon guys, no, mapalitan ka lang yung ng spring yung loob nito. Ang pagtanggal nito guys, kailangan mo lang tanggalin to. Tanggalin mo lang. Yan. Tapos meron siyang dalawang lock. Tusukin mo lang yan. O, ako ginawa. Tinusok ko na dito. Yan. So may spring to guys, no. Okay. Ganitong loob yan. O, ito. Itong spring na to guys, matigas eh. Kaya ito yung papalitan ko. Yan. So nakakalang to sa yung sa dulo nito, nakakalang yung plastic. Ito yung paghinila mo ito, magkakaroon siya ng contact. Ganyan. Meron siyang contact. Iilaw ngayon yung red light mo. Papalitan ko lang itong spring pa guys kasi masyadong matigas. Pwede nyo naman hindi palitan kasi yun naman ang purpose nito. Kailangan sigurong matigas or what. Itong ball pin na to guys, kukunin ko yung spring. Marami pa laman ito. Yun na ngayon yung ilalagay ko dito. Ayan. Guys, so lagay na natin yung wire. Huwag kang mag-alala guys, kahit baliktad to okay lang. Switch lang naman to yung mga newbie dyan. Huwag na sa mga veterano, para sa mga newbie lang. Salpak na natin, itapat ko lang yung itapat na lang to. Yan, tapos balik nyo na. Ang malambot na siyang hilain. Yan guys, yan. Okay na guys, no. Ang kagandahan ng switch na to, nakatakot na siya eh. Kaya dapat nakaganyan ang position yan eh. Hindi pa ganyan. So, disadvantage ng full shifter natin. Kahit na yung modified na single shifter, ganun din ang mangyayari dyan. Nakaganyan din yung switch natin. Ito pala yung bracket nito ng switch natin guys. No? So ito nakasalpak. Ito yung spring natin. So pwede pa naman mag-adjust dito kung saan mo tutupiin. Kasi tutupiin mo to guys, ilulusot mo sa butas din yung may isa dun sa may apakan natin. Okay, tabit na natin. So lagay muna natin to yung position nito, nakaganyan. So
guys. Yan. Ito guys, i-screw natin dun sa may shifter. So yan guys, no, binaliktad ko pala kasi para lumayo yung ito. Lumayo kasi kanina nandito. Usok siya dun. So medyo hilahin natin kasi para medyo lumayo dito sa lagay ng spring natin. Ayan guys, gagamit na natin. Tingnan lang natin yung pesto. Ayan. So, ito na. Suwatin lang natin. Dito. Tanggalin muna natin. So, puputulin na natin guys yun dito lang. Okay. Guys, no, babutulin natin ito. Wala na kasi yung switch nito guys, no, sobrang tagal na, so dami kong tinanggal dito nung bago to. So eh, so payo ko lang sa mga newbie, no, mga newbie, yung mga stock nyo guys, itago nyo lang kasi darating yung time na magsasama kayo sa mga parts na pinaglalagay nyo, babalik nyo na si stock. Kailangan natin ng shrinkable tube o hati tayo ng apat, no? Gagawin nyo lang guys, nilalagay nyo yung unahin nyo yung shrinkable tube, papasok nyo. Blower yung isa. Ano ilagay yung mahaba. Okay guys, tapos na. Tapos guys, kinuha ko yung taklob ng wire. Taklob ng wire dito. Inangat ko na. Kasi ang purpose nyan, para hindi napasukin ng tubig. Kasi pag yan, nakaganyan, nakatihaya. Dito. Pasok ng tubig dyan. Siguro dito may ipon, kakalawangin na naman yan, masisira. Yung disadvantage nito. So inangat ko na lang para dito sa taas. Ayan guys, okay na. Cable tie na lang natin dyan sa loob. Okay guys, yan yung kita nyo. Ayan yung loob nyo. Ayan. Ayan guys, tingnan natin yung ilaw. Ayan, yung ilaw na. So, ganyan lang yan guys, no? Kita nyo naman eh. Hinihila nyo naman. Okay guys. So, kung mapapansin nyo mga kaibigan, no, binago ko na yung elbow ko. So yung replica ng daing ko, binenta ko na. So itong pinalid ko. Nga lang, wala na naman tayong spring kasi napasama sa benta ko yung spring na yun. Nilagay ko doon sa daing. So ito pa yung ginagamit ko na big elbow mga kaibigan.
sobrang baba to, nabili ko sa tropa ko. Halos sumayad siya, malaki dito sa engine natin. Sumasayad siya, ang ginawa ko, pinutol ko. So, buti na lang meron yung tropa natin na gumagawa, nag-welding. Pinatira ko na ito. Magkikita nyo, ito yung ginawa. Pinutol ko siya ng mga 1-8, saka ko pinasok ulit. Kasi dugtungan din naman ito, mga kaibigan. So, yan yung mga nabago sa big elbow natin, mga kaibigan. Ayun guys, tapos na. Na-install ko na lahat. Wala na tayong tapos na yung ginagawa natin. Stay safe tayong lahat. Huwag na tayong lumabas kasi alam mo na yung virus niyan. Mas lalo na pag naging free lahat ng mga tao na lumabas, mas mahirap na yun, mga kaibigan. So, kahit ganun yung sitwasyon, tapos na yung quarantine, dapat safety pa rin lahat tayo. Mas maganda yung lumabas tayo guys, na sure na talaga na wala ng virus. So, hindi muna tayo lalabas. Dito lang tayo, buong mundo to, mga kaibigan. Pray tayo. God bless ninyo. Stay at home.